14 na kabanata. Ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Ang katulad nito ay isang bulaklak, namumukadkad pero agad nalalanta. Katulad din ito ng aninong biglang nawawala. Kaya Panginoon, bakit kailangan nyo pang bantayan ng ganito ang tao? Gusto nyo pa ba siyang hatulan sa inyong hukuman? May tao bang nabubuhay na lubusang matuwid? Wala, sapagkat ang lahat ay ipinanganak na makasalanan. Sa simula pa'y itinakda nyo na kung gaano kahaba ang itatagal ng buhay ng isang tao. At hindi siya lalampas sa itinakda nyong oras sa kanya. Kaya hayaan nyo na lamang siya para makapagpahinga naman siya. Katulad ng isang manggagawa pagkatapos magtrabaho. Kapag pinutol ang isang puno, may pag-asa pa itong mabuhay at tumubong muli. Kahit na matanda na ang ugat nito at patay na ang tuod, tutubo itong muli na parang bagong tanim kapag nadiligan. Pero kapag ang tao'y namatay, mawawala na ang lakas niya. Pagkalagot ng hininga niya, iyon na ang wakas niya. Kung papaanong bumababa ang tubig sa dagat at natutuyo ang mga ilog. Gayon din naman, ang tao'y namamatay at hindi na makakabangon pa o magigising sa kanyang pagkakatulog hanggang sa maglaho ang langi. Panginoon, itago niyo na lamang po sana ako sa lugar ng mga patay hanggang sa mawala ang galit niyo sa akin. At saka niyo ako alalahanin sa inyong itinakdang panahon. Kung mamatay ang tao, mabubuhay pa kaya ito? Kung ganoon, titiisin ko ang lahat ng paghihirap na ito hanggang sa dumating ang oras na matapos ito. At sa oras na tawagin niyo ako, Panginoon, sasagot ako at kasasabikan niyo ako na inyong nilikha. Sa mga araw na iyon, babantayan niyo pa rin ang aking mga ginagawa. Pero hindi niyo na aalalahanin pa ang aking mga kasalanan. Parang ipinasok niyo ito sa bag at tinakpan para hindi niyo na makita. Pero kung papaanong gumuguho ang mga bundok at nahuhulog ang mga bato mula sa kanilang kinalalagyan. At kung paanong nagiging manipis ang bato sa patuloy na pag-agos ng tubig at gumuguho ang lupa dahil sa malakas na ulan. Ganyan nyo rin sinisira ang pag-asa ng tao. Nilulupig nyo siyang lagi at namamatay siya. At binabago nyo ang mukha niya kapag patay na siya. Hindi na niya malalaman kung ang mga anak niya'y nagtamo ng karangalan o kahihiyan. Ang tanging madarama na lang niya ay ang sarili niyang paghihirap at kalungkutan.